Hello everyone! Ngayong gabi po, magluluto tayo ng pandesal. Ang gagamitin po natin ay organic flour. Alam niyo po ba, nung na-try ko yung organic flour, talaga naman pong napakasarap ng pandesal. At saka napakasoft po, at saka fluffy siya. Ito po yan mga guys, tingnan niyo kung gaano siya kalambot at ka-fluffy. Napakasarap po niya kahit hindi po kayo magpalaman. Eto na guys, umpisa na po nating mag-bake. Ang ating mga ingredients, syempre meron tayong organic flour, powder milk, salt, egg, sugar, butter, unsalted po ito guys, improver, at meron tayong instant yeast. Ito po yung gagamitin nating breadcrumbs. At syempre meron tayong tubig. Ilagay po natin lahat ng ingredients sa ating mixer. Unahin po natin yung ating organic flour. 500 grams po yan mga guys. Isunod natin yung improver at yung ating milk powder. Pero pwede naman kayo gumamit guys ng fresh milk. Ito na po yung ating sugar. And then yung ating instant yeast. Ito naman po yung ating asin. Ilagay na natin yung ating unsalted butter. At ang ating egg. Ang egg po ay nagpapalambot po sa ating pandesal. Isunod na po natin ang ating 1 glass of water. Guys, yung mga sukat po nito, eksaktong measurement po ng ating ingredients ay ilalagay ko po lahat sa ating description box below para po masundan nyo. Yun nga palang ginamit nating instant yeast mga guys, eh ready na yun. Hindi mo na kailangang paalsahin pa sa hot water o maligamgam na tubig dahil nakaready na siya, instant yeast na siya. Kaya pinagsama-sama ko na siya sa mixer. Iwanan lang po natin siya ng mga 5 to 7 minutes at babalikan natin siya para i-check natin yung ating dough. Eto na siya guys! After 5 minutes, eto, check natin ang ating dough. Mukhang okay na siya. Napakalambot at napakakinis ng ating dough. Ire-ready ko lang po yung ating bowl na paglalagyan natin ng ating dough. Lalagyan ko po siya ng canola oil para po hindi dumikit ang ating ilalagay na dough. Tcharan! Ito na yan! Tingnan nyo, oh, ang ating dough, napakakinis! Yan po ang organic flour. Ang sarap naman itong hawak-hawakan, talaga namang napakasop. Ayan, dan-dan-dan-dan-dan, sarap namang pindut-pindutin. Ayan, ilalagay lang natin siya sa bowl na ito guys at hayaan natin siyang umalsa. Hayaan natin siya ng 45 minutes. Ito po, lalagyan natin siya ng cover na cling wrap at kapirasong tela. O kung meron po kayong katsa, yun po ay magandang i-cover sa ating dough habang nagpapaalsa po tayo ng ating tinapay. Ito na lang pong malinis na ang towel ang ating ilalagay. After 45 minutes, ito na siya guys. Halos na doble na po yung ating dough. Tcharan! Ito na po siya. Tingnan nyo po, napakakinis ng ating dough. Inid na po natin siya para po mawala po yung hangin sa gitna ng ating dough. Ayan. Ready na po para gawing tinapay ito, guys. Tsaka pindut-pindutin. Ano talaga naman. Ayan, maglalagay lang po tayo ng arena sa ating bench. Ito po yun ay nilinis ko pong mabuti to bago ko po gamitin. I-massage lang po natin siya ng sandaling minuto lang guys, no? Tapos maya-maya, i-check natin kung okay na ba yung ating dough. Ito po, i-check na natin yung ating dough kung okay na ba siya. Ayan, hindi na siya nabubutas guys. Ibig sabihin, ready na siya. Iunahin po natin yung kalahati at itatabi natin yung kalahati at tatakpan natin para hindi siya ma-dry. Ayan, habang gagawa po tayo ng ating maliliit na pandesal. Susukatin po natin guys para po pantay-pantay po yung laki. Pero kung sa inyo, kung pansarili pagkain lang, tansya-tansya nyo lang. Pero kung pantinda naman guys, kailangan timbangin nyo. Ito po palang timbangan ko guys, malinis siya na lahat po ng aking ginagamit dito ay nilinis po yan bago ko gamitin. Ito po, pag naitimbang nyo na po lahat ng inyong mga dough, iikot-ikutin lang po niyang paggulong-gulong na ganyan, ng pabilog. Ayan po. Parang na kayo naglalaro mga guys, oh. Sarap pindut-pindutin.
Tapos, saka po natin siya pagugulungin sa breadcrumbs. At pagkatapos nyo po mailagay sa breadcrumbs yung ating panisad, ilalagay po natin siya sa ating tray na may takip na cling wrap para hindi po siya madadry. Ayan, ready na po yung ating mga tinapay, guys. Ilalagay po natin siya sa isang tabi at tatakpan po uli natin siya para dumoble pa po ang kanyang size. After 30 minutes, ito na po yung ating dough. Nadoble na po yung ating dough, mga guys. Ready na po siya para ilagay sa oven. Naka-preheat na po pala yung oven ko. Nilagay ko na siya sa 170 degree Celsius. Nga pala, guys, kung kayo ay magpapaalsa ng inyong tinapay, pwede nyo rin siya ilagay sa cabinet na malinis naman. Basta hindi lang papasukin ng hangin o kaya sa oven nyo. Basta hindi naka-on, ha? Kasi kailangan niya talaga ng medyo warm na lugar para madali siyang umalsa. Mag-iintay na lang po tayo ng mga 10 to 15 minutes. Tcharan! Ito na po yung ating pandesal. Ang bango-bango niya. Luto na siya, guys. So, tingnan nyo. Ang ganda ng pagkaluto. Amoy pa lang. Nagutom na naman ako. Itong tinapay na ito, guys, no, kahit wala kang palaman, talaga naman, ang sarap niya. At saka napakalambot. O, ayan po, tingnan natin. Try natin. Buksan yung isa. O, diba, guys? Ang init-init pa. Wow, ang sarap nito sa kape. Ayan na siya, o. Tingnan nyo. Diba, napakasoft. At talaga namang, mambango. Alam niyo po, guys, ito pong tinapay na ito, ito po yung binabaon ko sa aking trabaho pag pumapasok ako. Kahit 4 days na po siya, malambot pa rin siya, promise. At saka hindi po ako naglalagay ng palaman, talaga namang masarap pa rin. Kaya try nyo, guys, yung organic flour, hindi po kayo magsisisi, promise. Thank you po sa mga nanood. And if you like this video, please give me naman po thumbs up and subscribe na rin kayo. And comment. Salamat po!